Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update natin ito. At una kong ang ipiplex sa inyo, itong picture ni Atasha Mulak na kung saan ay pinost din ng Atasha official page sa kanyang Facebook. And nung chinek ko po ito sa kanyang Instagram story ay nandoon din po. So ang tanong ng marami, panibagong endorsement na naman kaya itong ginagawa ni Atasha sa pamamagitan ng pagbabahagi po ng naturang picture niya sa kanyang mga social media account. So abangan na lang natin ano, kasi pwede rin para po ito sa The First Family sitcom po ng Mulak Family. Samantalang si Dobercads Alan Key naman, binahagi po sa kanyang Instagram story ang mga kasama niya dyan sa Boracay. So ayan, ipiplex ko na lang po sa mga screen ninyo. Samantalang si Pauline Luna Soto naman ay nagbahagi po ng ilang picture kasama po itong si Bossing Vic Soto na kung saan ito po ay... sabi nga dito sa kanyang caption, check out Valcuisine's new showroom at Proscenium Retail Raw at Rockwell Modularity Home. So nagbahagi po siya ng picture, ano? Na kung saan, nagpicture pa nga po si Pauline Luna dito sa mirror shot, no? With Bossing Vic Soto. At makikita nga dito na nakasama niya pa po si Isa Calzado. Seatmate niya daw. So, nice to see you. So, ayan po. Tatlo po sila sa picture. And may video pa po na shinare itong si Pauline Luna Soto na kung saan ay parang ini-instruct kay Bossing Vic Soto yung pag-sensor po sa lagayan ng alak, no? Na isi-sensor mo lang, tas tataas, no? Dahan-dahan. And ayun, makikita natin dyan yung iba't ibang uri po ng mga alak. Samantalang ang beauty naman ng isang sing queens ay sobra-sobrang hinangaan. Actually, napapansin ko na din ito dati pa eh. Na itong si Samantha Rascal, singing queen Samantha Rascal ay hawig po kay Raisa Sinon. Raisa Sinon. Sabi nga po na ito ang true. Oo nga no, kamukha ni Samantha Rascal o FC si Miss Raisa Sinon, galing din ng mga fans ah. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, si Samantha Rascal po ang pinakabata sa lahat ng singing queens, no? Siya po ang pinakabata doon. Pero, itong mga singing queens natin, hindi po halata yung mga edad sa kanila kasi mga ano sila eh, mga baby face. Sabi kasi ng isang fans dito, oh, SQ Samantha Rascal o FC, you look like Miss Raisa Sinon. Tapos may nag-reply na may paka Catherine Bernardo. And ito pong sabi ni Samantha Rascal o FC, nakakilig naman po kayo, secret po dapat yan, char. So ibabahagi ko din po ito sa inyong binahagi ni ito ang true. Sabi niya, wow, ta fan pa ng TBJ o TB5 pero makapang bash, wagas. E ano naman ho sa'yo kung matanda ang kanta? Alam naman namin si Kisi Bueno mostly, mga kinakanta niya sa therapy, mga old song, mga pang malakasan para sa kanya, yung mga 80s and 90s song. Minsan, mag-isip-isip ka din, may mapuna lang, mostly, nang sumikat ay mostly mga old song yung kanta, mukhang gens ka din. Di ka rin kasi makarelate sa mga kinakanta nila. Try to check every episode nila sa therapy, madalas all this kanta ni Casey. Anong pang mataas yan? Love you bashers. Kasi sabi po dito ng bashers, Diyos ko Lord, puro na lang pang matanda tong kinakanta ni Alan Kay. Sayang talent ni babae. Pag sinabing back-to-back concert, dapat yung pang malakasan. Tapos may nag-reply po dito, anong masama naman doon? At least binibigyan ng exposure mga new talents ng Itbulaga. Kung di ka mahilig sa classic song, di mo yun ma-appreciate. Marami ring batang mahilig sa classic song. So sabi ko nga, kahit anong gawin mo, hindi nyo mapiplease ang mga taong nasa paligid ninyo. Meron dyang mga bashers na kahit maganda yung pinapakita mo, eh pupulaan po yan para lang magmukha kang masama, magmukha kang mali, magmukha kang katawa-tawa. Samantalang talakay naman natin ang tungkol sa isang page na kung saan, eto po ha, si Kapuso Super Alliance fan page.
Meron itong 56 likes, 122 na followers. Tapos, makikita dito, EAT shutdown at makikita po yung tatlong picture na magkakasama, Tito Vic and Joey. So, ganyan po sila kagigil na magsara ang Itbulaga. So, ang tanong ko naman is, pag nagsara ba ang Itbulaga? Pag nag-shutdown ba ang Itbulaga? Meron bang isang programa na papalit tulad ng ginagawa po ng Itbulaga, tulad ng pagtulong ng Itbulaga sa mga nangangailangan? Diba wala? Dahil ang Itbulaga po ay pangmasa. Pangmasa, ibig sabihin, yan po ang kinakagat ng maraming tao. No, kasi sila po ay simple lang pumorma, makamasa yung mga ano nila, yung mga taktika nila, yung paghatak nila, yung pagpapasaya po nila. Kaya nga sila po ay minahal ng maraming Pilipino. So ano ang reaction dito ng Ito Ang True? Sabi niya, tanong ko lang, no? Saan kaya itong mga to kumukuha ng lakas, ng loob, manira ng iba? Tanong ko din, ano bang ginawa sa inyo ng TBJ para sabihan ng ganito? Tapos sasabihin or sasabihan kami ng mga iyakin, etc. Kasi parang sa ginagawa nyo, kayo ang talunan. Wala na nga yung show ninyo, pero saan kayo nang hihiram ng mukha para magsabi ng ganyan? Sasabihin nyo ng shutdown na sabagay, nakakadalawang buwan pa na kayo, pero bakit ang dating 54 nyo or 54k nyo, di pa umaabot ng kahit 1k? Sabagay, puro kasiraan lang naman ang page ninyo. Uunahan ko na kayo, baka sabihin nyo ba't kami 11k? At least, di hamak na may mas naniniwala sa amin kesa sa inyo na di nyo man lang malampasan yung 300 followers ng personal page ko. So, hanga ako dito kay Ito Ang True Itbulaga Defender Network. Talagang binabara niya po yung mga bashers at yung mga tumitira po, no, sa TBJ and syempre sa Itbulaga. So, nakakalungkot lang, no, dahil may mga ganito talaga na sa kabila ng ginagawa po na pagpapasaya at pagtulong ng TBJ at Itbulaga, meron talagang gusto po silang ibagsak. Merong gustong sila po ay magsara at mawala sa ere. Kasi sabi ko nga po, hindi nyo mapiplease ang lahat. Meron at meron dyan na sasabihin ka ng masama kahit mabuti yung ginagawa mo. At isa pa, lagi po nating tatandaan na habang binababa po ang Itbulaga at ang TBJ, lalo naman po silang itinataas. Yun yung kagandahan dun. Kaya kung inyong mapapansin, 'di ba, parang every other day, meron po silang mga sponsors na bago diyan po sa Sugod Bahay. So 'yan ang nagagawa ng pangbabash ng mga bashers. Sabi nga, the more you bash, the more we earn. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.